Hey guys! Kamusta po mga pare ko at mga kaibigan ko? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang nakahanda po sa atin ngayong araw ay simple. Simple pero masarap. I'm talking about adobong pusit and daing na espada. Simple lang to pero napakasarap at napakalasa. Of course, we have 2 cups of rice and then vinegar. This vinegar is special. Alam niyo po kung bakit. Ako po ang gumawa niyan. Alam niyo naman po na mahilig ako sa suka. So, welcome to Eat With Kier. The drop of the beat. Let's eat! Shout out to Wilson Cabotaje, to Precious Diary, Corazon Cebu, Brown Man TV, shout out to you, Ian Reyes. Kamusta po kayo lahat dyan? Sobrang sarap ng adobong pusit. Wow. Kasi meron po siyang sibuyas. Yung iba dyan nilalagyan pa ng garlic. This one meron siyang sili. This time, tikman po natin ang daing na espada. Sa mga nanonood na mahilig sa maalat, daing na espada is for you. Maalat siya. But not so. Alam niyo po, marami akong ginawang mga pelikula. Alam niyo po ba, isa sa mga pinaka-memorable na character na ginampanan ko ay yung character ko. Sa Novel Biko 16, ang Batang Kriminal. Wow! Very memorable po siya sa akin dahil yun po yung first action movie na ginawa ko. Doon ko po na-experience for the first time humawak ng barrel. Tapos pag nagsushooting po kami noon, ginagamit po namin yung blanks. Blank bullets. Ang pinakaiba po ng blank bullets compare sa totoong bala. Ang blank bullets po, meron po siyang pulbura pero yung pinakatingga o yung pinakatip ng bullet, wala po yun. Yun yung pinakaiba nila. Like I said, first time kong makahawak ng barrel dahil sa pelikula na yun. Tapos first time ko pong maramdaman yung merong blasting, that action movie po yun. And then, very memorable po sa akin yung character na yun sa Novel Biko 16. Kasi po, may eksena doon. Pag pinanood nyo po yun, may eksena doon. Finale na po yun eh. Na-corner na po kami. So, barila na yun eh. Putukan na yun. So, ang nangyari doon mga pare ko, nasa Army Jeep po ako noon. And then, ang sabi ng director, Kier, pag sabi ng action,
aangat ka, tapos babasagin mo yung windshield para makaputo ka. Ang gamit ko po nun, Armalite. Sabi ko, okay, direct. Sabi ko ganun. So, subo muna ako. Oh, wow. Mm-hmm. Panalo ang adobong pusit. Okay, balik tayo sa kwento. Sabi ng director, pag sabi ng action care, angat ka, basagin mo yung windshield, ang pambasag mo yung barrel ng Armalite, igagano mo yung windshield para mabasag. Pagkabasag, tsaka ka pumutok. Sabi ko, yes, direct. Sabi ko, ganun. So, ito na. Okay, lights, camera, action! Nabilog ko ng action, mga pare ko. Pag-amat ko ng ganun, bam! Binasag ko yung windshield, bam! Bam! Alam niyo po, yung Armalite mabigat. So, pag ganun ko, dahil sa bigat nung Armalite, nadala yung kamay ko. So, pag ganun ko, itong kaliwa ko, tumagos din sa windshield. But, presence of mind. Alam ko po, nasugatan ako nun. Pero tinuloy ko pa rin yung putok ko. So, putok ako, pam, 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 pam. Ganyan ako, tago ulit. Sabi, cut! Good take! Sabi na ganun na director. Pagtingin ko, mga pare ko, ito, puro dugo to. Tatandaan ko yun. Kasi yung windshield, pag ganun ko, kumaskas din to. So, part yan ng paggawa ng mga action films or action movies. So, very memorable sa akin yan. Well, Biko 16, ang batang kriminal. Alam niyo po, yung dadala ko sa kwento ko, yung pusit po, kadalasan ang ginagamit yung maliliit na pusit or medium size na pusit. Kasi po, pag malaki ang pusit na ginamit yan, hindi po siya ganun kalasa. So, normally, pag adobong pusit, small size or medium size na pusit. So, balik tayo sa kwento. Perceptive blasting dyan. Nako. Sabi ng director, oh, pag sinabing action, takbo kayo, ha? Kasi blasting ngayon, alam nyo po ba, delikado rin po gumawa ng mga action movies or action films. Kasi, that time, hindi pa po uso yung mga green screen, yung parang mga effects na lang. Dati talagang totoo. So, alam nyo po ba, yung mga blasting na ginagamit, totoo, ganito po kalaki. As in, malaki na plastic na punong-puno ng gas na nasa loob ng drum. Pag sabi ng action, tatakbo po kami o tatakbo ako, and then meron pong nagko-control nun. Pag in-on niya yun, boom, sasabog yun, yung blasting yun. So, ito po mga kaibigan ko, ba't ko sinabing delikado? Kasi po, pag nakatayo ako, ito ako, halimbawa, ito yung blasting po, at nagkamali yung nagko-control ng blasting, sabog din ako. So, alam niyo po yun. I mean, maganda panoorin sa pelikula. Very entertaining. Pero, ang paggawa ng action film before, delikado rin talaga. So, yan po yung mga ilang-ilang story ako pagdating sa paggawa ng pelikula. Okay. Hindi ko mapagilan yung sarili ko. Meron pa po akong isang i-share sa inyo. Medyo lang po. Di ba pag... Di ba pag mga action movies, may suntukan. Alam niyo po ba? One time, syempre, action film ginagawa namin. So, kwentuhan kami. So, magta-take na, sabi ng director. So, quiet na kami lahat. Biglang action! Bak, bak! Suntukan, routine, biglang... Inaabot talaga isang stuntman, bagsak. Yan po yung mga nangyayari behind the scene sa paggawa ng action film. Bagsak yung tao, talagang maririnig mo yung pak, ganun. Kasi po yan, ano yan eh. Pag sumuntok kayo, kailangan marunong kang sumabay sa suntok. Kung mali yung iwas mo at tapag ganun ka,
eksakto sa mukha mo o sa panga mo. So, very dangerous. You gotta know your routine. Yan po yan. So, anyhow, patapos na po ako kumain. Sana nagustuhan nyo ang episode na to. I hope you try yung adobong pusit, pati yung daing na espada. Pareho silang masarap. Parehong simple pero parehong malasa. Don't forget, make a comment or sabihin nyo kung ano yung pelikula na ginawa ko na talagang nagustuhan nyo or yung character na talagang tumatak sa inyo. Alright, so mga pare ko, mga kaibigan ko, mag-ingat po kayong lagi and may God bless us all. Bye-bye!